Good day mga kausok, welcome dito ngayon ulit sa aking YouTube channel. So meron tayong konting re-reviewin at saka aalamin kung paano mag-build. So hindi na ako papaligoy-ligoy pa, ito yung steam crab, ayan mga kausok. I-unbox natin, although hindi na siya bago. Pakita ko lang sa inyo yung laman ng box and then i-build natin yung mga deck. So try nating tingnan and then i-build natin. So yung laman ng box, yung Titan mod version B1.5 quad bat. So syempre yung kasama dito yung aromamizer version 2, which is 41 mm. So tara, unbox na natin to. So, intro. So yun mga kausok, welcome back. So ito yung box ng steam crate. So yan, box na natin. Tingnan natin yung laman. So yan, pagbunga natin, meron siyang medyo carpet-like na no cover. So yan, napakaganda. Very premium yung packaging. So basically, ito yung laman. I don't think na basic yung mga laman na yan. So napakaganda. And bagong-bago pa siya. Although gamit na 'to. So ito yung Aromizer version 2. So parang Aromizer Titan din yung pangalan niya, may Titan din na name. So Steam Crab Aromamizer, sorry. Titan version 2. So yeah. Napakaganda mga kausok. And then ito yung kanyang mga glass. So I believe 32, this one 32 ml yung may lalagay nating e-liquids. So yan. Tapos itong maliit, itong maliit ha, 20 ml. I think 20 ml ang lalagyan natin e-juice dyan. So meron tayo dito mga parang poste. I think adapter ata din ang tawag dito. So itong mahaba, check natin yung isa ha. Ito pala yung isa nandito. So yun. So yung nasa loob ngayon yung 20 ml na glass. And this one para dito sa 32 ml. Yan na, mali na mga kausok ha. Medyo sisimple na lang natin yung ating unboxing. So, ano pa ba mo lamang ng box? So, syempre yung mod. Ating Titan version 1.5. So, ito yung kanyang potentiometer. So, scroll type siya. Napaka bangis. Masarap sa feeling yung pag-scroll. Okay na okay. And then dito natin lalagay yung battery mamaya. So mamaya natin tanggalin. And then ano pa ba ang laman? So ito yung kit. Mesh deck kit. So yun yung sinasabi ko sa inyo mga kausok, yung deck na gagawin natin. So itong isang deck na to, ito yung mesh deck kit. So Aromamizer Titan Dual Series mesh deck kit. Check natin yung laman. So yun. Ito rin. So ito yung ano niya, pinaka deck. Then mga
yung airflow control nandito naman sa kabilang parang ring na to. So yan, mamaya gagawin din natin yan. And then mga kausok, something's going on dito sa build deck ng aromamizer. So ito nga pala yung kanyang manual. So ito mga kausok, so meron siyang connection ng series. So yung pula, so yung pa-slant na design na pagkakabit ng coils. So yan. So ibig sabihin naka-series tayo, wherein yung coils natin mag-a-add up yung resistance. So malinaw yun, ha? Okay. Mag-a-add up yung resistance. So ganun. So ito namang straight na dalawang blue. So yan. Ngayon kung ma-susum natin, ha? So yan mga kausok, ito namang straight na dalawang blue sa dulo. So yun yung parallel na configuration. Yun yung normal nating mga deck na ginagamit. So wherein yung ating mga coils ay nadidivide yung mga resistance. So halimbawa nagkabit tayo ng dalawang 0.10, so 0.05 yung kalalabasan. So yun yung normal natin mga deck na ginagamit ngayon. Yan. So yun yung parallel. So I think hindi natin pwedeng pagsabihin yan. So kung series ka lang, series setup, series. So kung parallel, parallel. So yun yung mga pwede nating itsura, pwedeng itsura ng mga nung parallel. So pagkumpara nyo lang itsura kung paano. So kasi dahil slant yung ano niya yung sa series, so iba yung parang placement ng coil, medyo may pagkakaiba sa parallel. So ganun lang. So hindi naman tayo siguro magkakamali diyan. And then basically, so meron ditong parang 2D code. So tingin ko para sa ano naman to, social media platform nila siguro. Ah, hindi. Ito naman sa battery ano siguro. Ayan, battery placement natin. So, medyo alam na natin yan. And then, nag-provide din tayo ng mesh coil, syempre. Para sa build natin. So, meron tayo dito ang gagamitin mesh coil. So, this one is 0.15 ohm. So meron siyang instruction. So i-pulse daw natin ng 20 watts lang. So basically yun naman yung ginagawa natin kahit sa normal na coil. And then this one is Nichrome NI60. Ang kanyang power range ay 35 watts to 70 watts. So max siya sa 70 watts lang. So yun mga kausok. And then siyempre yung mga gagamitin natin papakita ko sa inyo siyempre. So yan mga kausok, wala nang iba pang laman yung box natin. Then pakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin paraparnalias, ano? So unang-una sa rebuildables natin, siyempre wire. Yan, gagamit tayo ng 24 gauge fuse clapton. So 24 gauge siya mga kausok. Hindi po kayo nagkakamali. Makapal po yung wire na gagamitin natin. Dahil series yung i-build natin. So, series... series deck yung gagamitin natin. Series configuration dun sa deck niya. Ulitin ko po, series configuration dun sa deck ni Aromamizer yung ating bibuildan. So, gamit tayo ng 24 gauge. So, sabi natin 0.10 ng isa. Or 0.12, isang wire, isang coil, isang build na 5 loops, 3.5 millimeter. So, magiging 0.24 siya kasi magpa-plus nga yun. So, yun.
Check na lang natin mamaya. May build na ako. And then, siyempre, mga gunting, ayan, 3.5 millimeter na guide. So, meron tayong gamit dito ay hex screws. And then, kung meron pa kayo nitong pang-ayos ng wire, so, kung wala, okay lang naman din, okay lang din naman. So, medyo makapal kasi yung wire natin, so kailangan nating i-compress ng maayos. So, ito na nga yung mesh coil na ano ko na kami na battery, siyempre. Gamit tayo ng apat na battery na Moly cell. So, yan. And then, siyempre, bulak. So, pakita ko pala muna sa inyo yung pagtatanggal. So, sa pagtatanggal ng ito muna, itong babaw. So, mabilis lang naman. So, yan. Ito yung isang part. And then, so, mabilis lang siya kasi mga detread naman. Huwag nyo lang masyadong higpitan, hindi naman kailangan. So, ito yung glass na bukod sa makapal. Ayan, no, kapal. Malaki, siyempre. So, yan. Ito yung kanyang adapter na pang para dun sa glass na yon, pang 20 mls na juice. Yan. Basically, yun lang. Napakabilis lang. So, may mga o-rings naman yan. And then, yung deck natin, dito naman yan sa ilalim. So, yun. Then, hawakan lang dito. Hindi siya mahirap ng galing na mga kausok. Ayan. So, may build na ako dito. Magagawa na lang siguro kong separate video kung kailangan nyo ng talagang actual na build para sa series deck or series setup or sa series configuration ng deck ng Aromamizer. So, yun lang mga kausok. Ganun lang yung pagtatanggal. So, ayan. So, paliwanag ko lang ng konti yung build natin. So, ayan. Ayan na sabi ko, 24 gauge. Fuse Clapton siya. So, mamaya, check natin yung resistance para makita nyo. And then, 3.5 millimeter bawat isa. And then, yun nga, yung series, yung naka-cross na packet natin doon. Or slot. So, siya yung magiging series setup natin. So yeah, medyo malaki to sa usual na ano, na deck syempre. So yon, tingnan natin yung ano firing niya. So dito nga pala mga kausok, hindi kayo magkakamali diyan. So meron siyang slot diyan. So para dun sa slot na yon, yung dun natin ilalagay para tama. So hindi kayo magkakamali diyan mga kausok. So, ito na nga pala yung Titan version 1.5. So, dito yung nalagyan na ng battery niya. So, yan mga kausok. So, meron siyang plus sign, then sa baba, yung negative. Bali, para series nga pala siya mga kausok. So, parallel series yung kanyang setup pag apat na battery. Pero dahil medyo hybrid tong si Titan, pwede na mating gamitin ay dalawang battery lang. So, pwede tayong mag-dual bat. So, yun naman yung maganda sa kanya. Pag medyo sakto lang yung build natin. Yung talagang pang variable ba ang datingan. So, yun. So, siguraduhin lang na bagong charge yung battery natin. So, negative sa ilalim. Nasa dalawa. And then, mayroon dyang slot. So, may slot ulit. So, mayroon tong cockpit ganito para ilagay natin sa slot. So, tulak lang. So,
yun, ganun lang kabilis ilagay yung battery natin. Eh, battery cap, I mean. So, this one, pwede naman tayong kahit magkaano yung orientation, yung dito yung ibaligtad nyo naman, maibaligtad nyo dito. So, yun. Ganun na lang, okay lang yun. Huwag lang ganito. So, ito yung tama. Tapos, ito. So, pwede yung magkabaligtad. So, ngayon, binaligtad natin. Kanina, nandito yan. So, ngayon, binaligtad ko lang. Then, check natin kung okay. So, yun, mga kausok. So, pasensya na. Medyo yung screen natin nag-ano sa camera. Pero kailangan yung bar ng battery kung full charge kailangan may bar siyang ano naka-indicate. So, pag walang bar, so, ibig sabihin hindi nabasa yung battery natin. So, may mali dun sa paglalagay natin ng battery cap. So basically yan yung ano Titan mod. So check na natin yung atomizer. So sa paglalagay hindi kailangan higpitan gaya na sabi ko kanina. So, pwede itong RDA. Pwedeng ganito. Patang. So, pwede ko palang testingin muna yung ano RDA natin. Yung setup natin RDA. Bago natin ito palalagyan ng juice. So, ang tabi lang mga kausok. So, yun. Nagbabalik agad ako. So, joke lang. So, ito lang pala kailangan natin. Siyempre. Yung takip lang. Itong dalawa pala yan. So, scroll lang natin dyan. And then, ayan, RDA na siya. So, may build naman tayo ito kanina. Ayan, try natin, patakan natin juice. Then, yung airflow control natin. Ayan, kayo na bahala dyan. Medyo hindi ko lang nagustuhan to, itong mga logo na to. Okay lang sana kung engrave. So, pero medyo helpful naman siya. So, ibig sabihin to, naka-unlock yung usually sa tank to eh. Pag nag-tank kayo, nag-tank ano kayo setup. Sabihin, naka-unlock yung ano niya doon, yung naka-unlock yung pinaka daluyan ng juice papunta sa bulak. So, meron siyang level papunta sa unlock, papunta sa lock. So, pag lock, syempre, walang dadaloy na juice sa ilalim. So, basically, pag nakalock, so, pag yung i-standby nyo lang siguro yung ano nyo, atomizer, pag hindi nyo gagamitin. Para hindi mag-leak. Yung siguro. So, mga airflow, yan, puro honeycomb. Depende na sa style nyo. So, try natin hipakin. Ayan. So ngayon, kung pasensya na, hindi masyadong kita, naka 7.3 volts tayo. So full bat naman. So yun, naka 0.24 ohms. Yung binild natin na 5 loops sa 3.5 na 24 gauge piece clapton. So 7.3 volts ang firing natin, try natin. So yun, medyo... So rinig nyo ba? Tingin ko hindi nyo rinig kasi nakaroon tayo. Naka-mic. Grabe. Dami. Pang-usok. Pang-usokan talaga to. Medyo nagbaba ako sa 3MG. Kasi
Normally ano ko 9 to 12 mg, so 3 mg lang muna ako dito, medyo malakas. So suwabe, suwabe sa akin. 3 mg lasa. Grabe, sarap. Panalo. Tsaka, napakarami talagang mausok talaga siya. Kapal ng usok. Very dense yung clouds sa flavor. Enhance na enhance. So, nagpayar ako. Nagpayar ako. So, hindi kita kasi 7.3 volts yan mga kausok. Very nice. So, sa RTA, ito naman ang magiging setup natin. So, gamitin natin yung 20 mls na glass. So, pang 20 mls yung ating adapter. O, itong ating post. Pag-ilay lang, and then i-screw pa rin natin yan. So yun, i-screw siya dun sa may deck. So makapasin nyo yung grabbing kidney holes. Kasi ata yung lalagyan ng juice. So lagyan natin ng juice. Sa inyo sinasabi ko, yung pinaka inaanohan niya ng juice, doon napunta yung sa bulak. So medyo try nating liitan yung butas. So yun, so magdidepende yan sa inyo kung saan magiging maayos yung build nyo, yung hindi magli-leak. So kayo na mag-a-adjust nun. So try natin punuin, mapuno to, malagyan ng halos kalahati. So babalikan ko kayo mga kausok, medyo nice, nice. Ten years later. So yun mga kausok, salamat sa pag-aantay. So medyo mamuno-muno naman siya. So yan. So, try natin dalhin sa top, then i-vape natin. So, mapapayo ko lang kung tatagi-tagilid nyo yung atomizer. So, kailangan ilock nyo to para hindi dumali yung juice pababa. Hindi mag-leak. So, tara, ipakin natin to sa taas. So, ito na yung ating RTA setup, mga kausok. So, try natin ipakin. And then, yun na siya kalakas. So, medyo kinuntihan ko lang yung lalo yung tapo ng juice sa mga sa bulak natin sa deck. Patay natin ipakin. So yun, swabe naman mga kusok, hindi ako na pibilawakan ngayon. So dahil 3 mg lang din siguro yung juice ko. And then naka 7.3 volts lang tayo. O 7.1 volts. Masarap pa nga mga kausok. Grabe lasa. Tsaka smooth. Medyo mid lang siya. Hindi siya mainit, hindi siya malamig. Sakto-sakto. Sarap. Grabe, sarap. Wala kang rights dito mga kausok. All good yung juice, walang speedback, saktong-sakto, medyo wetty, kaya nandun yung lasa, saktong-sakto yung init. Grabe, grabe. So, abangan nyo yung mesh coil. So, tingin ko gagawa natin ng second part yun. Or, kung iyaano man natin dito sa direct yung video. Pero pag hindi, second part. So abangan niyo yung mesh coil setup natin dito sa steam crate pa rin. Titan version 1.5.
sa aromamizer natin.